yung kanyang pamangkin na isang OFW po sa Jeddah at isa pong barista na si Jason Calope. Natagpuan po kasi itong duguan at wala na rin pong malay sa kalsada sa Jeddah, Saudi Arabia. October 13 po ito, alas 7 ng gabi at kasalukuyan po ay nagpapagaling po sa ospital po ngayon. Nakita na lang po siya na wala na pong malay, malapit po sa kanyang tinitirahan po. Maliban po doon, Idol Rafi, wala rin po yung kanyang wallet, gayon din po yung kanyang cellphone. Mm-hmm. Apo. Nakausap na ho ba ng mga otoridad yung witness na yon? Nakausap na ho ba ng Jeddah authorities or ng ating DMW or OWA? Attorney? Ang sabi lang po sa amin, Senator, under investigation pa rin po yung incident eh. Perhaps tinitingnan pa rin po kung may mga CCTV cameras po doon para po talagang ma-ascertain po no kung ano ba po talaga nangyari, kung robbery po ba ito or talagang napagtripan lang ba siya na binugbog siya. Kasi po may nawawala po siyang gamit, so baka most likely po baka po robbery po siya, Senator. Okay, Miss Cristel. Yes po, Senator. Ano bang trabaho ni Sir Jason sa Jeddah? Barista po siya, Senator. Barista po siya. Okay. Gaano po siya katagal sa Jeddah sa kanyang trabaho? Almost 10 months na po, Senator. He was deployed po last January 2024. Okay. Yung lugar na kung saan siya natagpuan, yun ba talaga yung rota na dinadaanan niya pa uwi sa kanyang tinutuluyan? Actually po, Senator, ang sabi po sa amin ng kanyang ka-roommate po is malapit po doon sa tinitirhan po nila sa accommodation. Nangyari po ito is out of work na po, nagpaalam daw po si worker na lalabas lang po pero hindi po siya nagsabi kung saan siya pupunta. And after 2 hours po, meron pong kumakatok sa kwarto nila, landlady or something po na ganun, na yun nga pong ka-roommate niya na si Mr. Jason is nandun daw po sa malapit sa kanilang accommodation at wala na pong malay. Attorney Sherilyn. Yes po. Okay, nagpadala na po kayo ng mga taga-OWA welfare officer para tutukan po yung kondisyon sa ospital. Senator, nagpa-schedule na po ng hospital visit. Kaya lang po kasi dahil nga po nasa ICU po si Jason at nung Friday po kasi no, yung report sa amin was kaka-opera pa lang. Kaya waiting pa po ng consent po ng hospital kung kailan po makakabisit yung aming welfare officer po. I'm sure pag siya po ay okay na, nagising na po siya, makakapagbigay po siya ng statement. So when that happens, dapat nandun po yung mga taga-OWA maging yung Jeddah Police. Yes po, Senator. Makakaasa po kayo. Mayroon ho bang sinabi yung mga doktor sa ospital kung kailan ho siya magigising o kailan siya maging okay na? Wala pa po, Senator. Ang sinabi lang sa amin is that to wait for at least 3 to 4 days po. Para malaman po, kasi po, inoperahan po siya, para malaman po kung magkakaroon po ng progress. Kasi he was in a comatose condition po talaga ng sinugod okay, po siya. Okay, bakit po siya inoperahan? Ano pong inoperahan sa kanya, attorney? I think yun dun sa mga, sa brain po kasi mostly po yung kanyang ano, sa skull, yung kanyang tama po. Nabagok, ganun. Yes po, nabagok po siya kasi po nakulog siya, Senator. Secretary Kakdak, sir, magandang hapon. Magandang hapon po, Mr. Senator. Secretary, itong kaso ni Jason Calope, nakarating na po ito sa DMW. Ano po yung pinaplano ngayon ng ating mga taga-DMW kaugnay dito sa kaso ni Sir Jason, Secretary? Opo, opo. Ngayon po ay nakikipag-ugnayan tayo sa kapulisan. At yun nga po ay we are awaiting yung kanyang yung investigative findings ng kapulisan dito sa Jeddah. And yun naman pong sa ospital ay may medical team na po tayo na dumalo sa kanya sa ospital at humihiling tayo ng medical report at nakakamit na rin po tayo ng kopya ng medical report patungkol sa kanya. And patuloy po ang pag-monitor ng kaso. Agree po kami sa inyo, Mr. Senator, na crucial yung pag-recover niya from his injuries at pagkagising niya mula sa coma. Kailangan pong mabigyan siya ng proper treatment para makarecover so he could live to tell his story dito sa insidente as we await yung findings po ng investigation. Okay. Is it possible, Secretary Hans, na halimbawa may kamag-anak na gustong yes. pumunta dyan sa Jeddah yes, yes. para tingnan yung si Jason yes. Yes. Bantes Hospital,
Pwede ba yun? Posible yun? Yes, yes, yes. Pwedeng-pwede po, Mr. Senator. Usually po, ang standard ay dalawa, isa tapos may kasama pang isa, nakamag-anak o mahal sa buhay ng OFW na may sakit sa abroad. Pwedeng-pwede po ito, sasamahan po rin ng tao natin until gumaling siya o until lumabas ang investigation, until magkaroon po ng kalinawan kung anong nangyari. Sino pong babayad sa pamasahe? Kami po, Mr. Senator, we joined. Pati accommodation. Court. Okay, sandal po. Oh, yes po, lahat po. Opo. Pati yung basic needs po habang nando doon. Ma'am Elsa. Yes po, sir. Meron ho ba kayong plano na pumunta doon sa Jeddah para tingnan yung inyong pamangkin, bantayan, alagaan? Ano siguro, sir, ang pupunta doon yung papa niya. Dalawa okay. Lang kasi sila magkapatid eh. Okay. May kuya din siya dito sa so, Kiyap. So, allowed daw yung dalawa. So, pwede yung papa niya, pati yung kuya niya, pwede pumunta doon, lilipad doon sa Jeddah at sagot na lang ng DMW yung pamasahe. Opo, sir. Kasi ako po, ako dapat, sir. Kaso lang, sir, may mga anak din po ako na si Kaso, mga estudyante okay. Po, sir. Hindi okay. Pwedeng iwanan. Ano pong kailangan gawin, Attorney Hans? Yung pala, gusto pala pumunta ng tatay at saka yung nakatandang kapatid. Yes, sir. We will, of course, kunin na lang ho namin yung info ng inyong panauhin, contact number at pangalan, and we will take it from there, Mr. Senator. Dadalin po namin si tatay at yung kapatid o sino pa mang kamag-anak na willing na magpunta sa Saudi, including yung pag-arrange ng mga travel documentation and the visa, passport at visa. Tutulungan na rin po namin sila. Okay. And we will accompany them all throughout until magkaroon ng kalinawan yung nangyari kay Jason. Ayun. Okay, sige po. Maraming salamat po, Attorney Hans Leo Cagdac, DMW Secretary. Sir, mabuhay po kayo, sir, attorney. Maraming salamat din po kay Attorney Sherilyn Malonzo, Director for Operations ng OWA. Attorney, ma'am, magandang hapon. Thank you po. Welcome din po. Okay, at maraming salamat din of course kay Ms. Christelle Salceda, Welfare Officer ng Best Migrant Workers International. Magandang hapon po, ma'am. Thank you po, Senator. Okay, so ma'am, ganito. Punta ka doon sa kabilang booth, ibigay niyo po yung mga information ng papa ni Jason, pati kapatid niya. Kukunin niya ng DMW at ipoprocess po yung pagpunta niya doon sa Jeddah para makaugnayan siya at makasama siya. Okay? Sige po, sir. Sagot po maraming yung pamasahe po. Thank you po, ma'am, sa pagpunta. Magandang hapon po. Salamat po. Ma'am, gusto ko manggaling na lamang po sa OWA. Parang hirap po ako sabihin ito sa inyo. Attorney Falcone Millar, Director Repatriation Assistance Division ng OWA. Magandang hapon po, Attorney Millar. Magandang hapon po, Senator Idol. Magandang hapon po sa nung mag-usap tayo kahapon, kausap po yung mga kasamahan niyo po dyan sa OWA. Komatos po itong si Mr. Jason Calope. Ano po yung status niya ngayon? Tama po yan. Senator, kahapon po ay, kahapon ng hapon ay nag-conduct po ng hospital visit ang ating post, ang ating MW OWA representatives. Binisita po si Jason Calope. Sa kasamahang palad po ay as of last night po, 11:24 p.m. ay na-declare po na patay na po si Jason, si OFW Jason Calope. Ma'am Elsa, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po, Ma'am Elsa. Salamat po. Attorney Millar, ang unang gusto kong malaman, tukoy na ho ba yung suspect o mga suspect dito sa pagkamatay ni Mr. Jason Calope? Idol, yung pong ating pong post ay nakikipag-ugnayan ngayon sa CID, sa police po nun sa Jeddah. Para makakuha po tayo ng police report. Meron pong mga impormasyon tungkol dun sa suspect. Subalit hindi po namin maibigay ngayon yung mga detalye hanggang di po na ilalabas yung police report, yung official police report po, Senator. Okay, understand. Pero kahit na napauwi na po itong mga labi ni Mr. Calope, ay pwede po may pagpatuloy yung paglilitis ng kaso laban doon sa suspect, mga suspect. Tama, sir? Siguradong po yan. Yan po ang gagawin ng ating MWO OWA post doon po sa Jeddah. Tututukan po natin. So ngayon, let's talk about repatriation po ng bangkay. Kailan po mapapauwi po yung bangkay, sir? Sa lalong madaling panahon po, kukuha lang po tayo ng clearance sa police at doon sa ospital. At ang ating pong post ay mamadaliin po ang pagpapauwi ng labi ni Jason. Bukod po sa repatriation, ano po yung mga benepisyo makukuha po ng kamag-anak ng biktima, immediate relative so to speak, gawa nitong pagkamatay niya, sir? Ang ating pong tanggapan dito po sa pangunguna po ni Admiral Ignacio ay makikipagtulungan po sa mga NOK, yung ating mga next of kin, para maibigay po sa kanya ang kanyang mga benepisyo tulad po ng burial benefits ni Jason Calope na accruing to the family, Mr. Senator. Okay, sige. So,
Ma'am Elsa, huwag niyo po ibababa ang telepono. Kakausapin po kayo ni Attorney Millar para doon sa schedule ng pagdating po dito ng bangkay at saka yung mga tulong na maasaan po ninyo, mga kamag-anak, mula dito sa pagkasawi ni Mr. Calope, yung mga beneficyo available from OAAC. Okay, ma'am? Yes po, sir. At kung ano pa po pwede namin may tulong, huwag kayo magdalawang salita, mag-atubili. Hindi kami magdadalawang salita at huwag kayo mag-atubili. Sabihin niyo po sa amin kung ano po pwede namin maitulong at more than willing po kami. Sa muli, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po, Madam Elsa. Maraming salamat po, sir. Mr. Francia, sir, magandang hapon po. Sir, rapito po. Magandang umaga po dito sa Jeddah. Umaga po dyan. Si Mr. Francia, isa rin po barista, kasamahan po ni Sir Jason. Okay, so na-witness niyo po mismo yung pangyari po, Sir Willie. Na-witness ko po. Ako po yung nakakita sa ano ni Jason na nakahandusay na po sa kalsada. Kasi po, that time po, may tumawag po sa akin sa kwarto na housekeeping po namin dito po sa accommodation na si Jason Calope daw po ay nasa baba, malapit dito sa accommodation lang po. More than 2 minutes lang po, walk away lang po dito na si Jason po daw ay nasa baba, nakahandusay na aksidente. Ayun po ang sabi. Okay. Agad-agad ko pong tinakbo pababa si Jason Calope at kinumpirma ko po na si Jason Calope nga po yung nasa nakandusay doon sa kalsada. Okay. Tapos sinamahan niyo po sa ospital. Kayo pong nagdala sa ospital sa kanya, sir? Hindi po ako kasama ng ambulansya sa ospital. Mm-hmm. Bale, bumalik po ako dito sa accommodation. 1 hour po siguro bago nadala si Jason Calope sa ospital. Opo. Tapos po tinawagan lang po ako ng supervisor ko na kung pwede pumunta ako sa ospital para may magbantay kay Jason sa ER, sa emergency room po doon. Okay. So kayo pong nagbantay all throughout hanggang sa ako siya po yung nabawi ng buhay? Ako po yung nagbantay nung nasa emergency room, Sunday ng gabi, hanggang umaga po ng Monday, hanggang sa ma-process po yung operation niya, hanggang sa madala po siya sa ICU, sa operating room, andun po ako. Okay. And because of that po, kayo daw po ay natutrauma at gusto niyo po mapauwi na lang? Kahit sa pa tunay mo, ano po, simula po nung na-accidente po si Jason, nang Sunday na yon, hindi na po ako napapakatulog nang maayos po. Halos wala nga po akong tulog. Sa ngayon po, wala pa rin po hanggang ngayon tulog kasi po galing po ang ospital kagabi. Nalaman ko nga po na ganun na po nangyari sa kaibigan ko po. Araw-araw ko po naisip, lalo na po ngayon, nangyari na po yung hindi namin inaasahan na wala na po yung kaibigan namin, lalo na po nadagdagan yung ano ko. Sir, wala ho ba kayo nababalitaan dyan na kaaway nitong kaibigan yung si Sir Jason? Sir, wala po siyang kaaway dito. Wala, napakabait naman po ng tao na yon, yung kaibigan ko na yun. Simula sa pool po, na flight namin, siya po yung kasama ko. Hanggang po dito nakarating po kami, January, dito po sa Jeddah, hanggang sa room po. Siya po ang naging kasama ko, kami lang dalawa sa room, magka-room. Wala po akong masasabi sa kanya, napakabait po niyan, wala po yung nakakaaway. Yung gabi lang po na Sunday na yon, nagpaalam lang po siya, day off ko, gabi nung galing siyang trabaho, paalam, lalabas lang daw po siya. Ayun lang po ang paalam sa akin. Alas 7 po ng gabi dito, tapos may kumatok na nga po sa pintuan po namin. Sir, nung nagpaalam siya sa'yo na lalabas lang, wala po siyang sinabi kung saan siya pupunta at sino mga kasama niya? Hindi ko na po natanong sa kanya po yun. Sabi ko po sa kanya, ingat ka. Okay. Ganun po. Okay, sir, base po sa inyong nababalitaan dyan, siya ho ba ay napagtripan o siya po ba ay na-hold up o siya ho ba talaga ay target na gawa ng ganung karahasan? Bali po sa akin po lang na observasyon, sa akin lang po ito. Baka po lumabas siya or hindi ko po masigurado. Akin lang po to, sa akin lang po. Opo, na baka po may pinuntahan or may tinagpo si Jason Calope. Tapos po, ganun po na siguro hindi niya inaasahan na ganun, na may mga kasama or ano. Sa akin lang po ito, ha. Hindi ko po talaga ito yung totoong statement na galing po sa police. Sa observation ko po lang po ito sa kanya. Nadala po siya sa hospital. May mga napansin lang po ako sa katawan niya. Ano po yung napansin niyo sa katawan niya, sir? May pasa po. Puro ang mga dibdib niya. Puro ulo po ang tama niya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Wala na po siyang malay nung nakita ko po siya sa labas na accommodation namin. So ibig sabihin na bugbog po siya? Ayun po sa akin. Yun po yung aking ano lang po. Opo. Ang sinasabi naman po kasi ng OWA, meron daw po silang person of interest. Tama ba ako, Attorney Millar? Tama po yun. Yun po yung information na naibigay sa atin ng post. Subalit wala po tayong official copy ng police report. Okay. Sige po. Attorney Millar, ito pong si Mr. Willie Francia, friend at kasamahan ni Sir Jason. At gusto niya na pong umuwi
sana kahit hindi pa tapos kontrata dahil talagang naintindihan ko naman po yung sinasabi niyang trauma niya, kanyang nadarama kasi from start hanggang sa mabuhay ng buhay, sinando po siya tabi nung victim. So can we help him facilitate his repatriation at given yes, po, siya po yung trauma ngayon? Yes po, Mr. Senator. Makikipag-coordinate po kami agad sa kanyang PRA, yung agency din sa Pilipinas, na Best Migrants, ang agency po nila Best Migrants. Patuloy naman po yung coordination, very cooperative naman po ang agency niya. At okay. Yun din po sa post, i-endorse na po namin agad sa post yung kahilingan ni Mr. Francia na siya ay makauwi na agad dito sa okay. Pilipinas. Sige po, ibibigay po namin yung number niyo po kay Mr. Francia para diretso na po siya makipugnayan sa inyo. Although, inaasahan ko po, action na po kayo, kahit hindi po nakausap sa Mr. Francia. Pero mas maganda, kung mayroon mga karagdagang details na pwede maibigay si Mr. Francia nang sagay makatulong sa investigasyon, mapabilis yung kanyang pag-uwi. Okay, sir, magtawagan kayo, ha? Happy po, Mr. Senator. Mr. Francia, sir. Hello po. Hello okay, po, ibibigay po namin off-air yung number po ni Attorney Millar at mag-usap po kayo, magtawagan para doon sa agarang repatriation niyo po, sir, okay? Sige po. At kung ano pong pwede maitulong ng ating OWA sa inyo. Salamat po, Mr. Willie Francia, sir. Hindi po, maraming salamat po, Senator Rapitul po. Opo, sir. Okay. At Ma'am Elsa, sa muli, kami po ay nakikiramay at huwag niyo po ang telepono, kausapin po kay ni Attorney Millar. Okay, ma'am? Okay po, sir. Maraming salamat po, sir, sa tulong ko. Kailangan po mag-agaran at siya po makauwi ng akin po, ma'am, sir. Maraming salamat po, sir, Rapitul. Nabigyan niyo po ng aksyon yung problema namin. Opo, opo. Walang anuman po, Ma'am Elsa, magandang hapon po. Sa muli, ang aming pong pakikiramay taos puso. Thank you po, madam. Maraming pong salamat, sir. Attorney Millar, maraming salamat po sa inyong pagtanggap ng aming tawag. Magandang hapon po, Attorney Millar, sir. Magandang hapon po, Mr. Senator. Okay.